Okay, nandito na naman po tayo kay Nanay Dolores. Eh ako ho ay magsasangguni uli kasi may nakapagsabi na meron daw akong kasama sa bahay. Ngayon, ano po ba dapat ang gawin kapag ka meron tayong kasama sa bahay? Pag mababait naman sila, hindi mo dapat silang paalisin. Hindi naman nananalbay. Apo. Hindi naman kayo sinasaktan. Oh. Hindi kayo binibigyan ng sakit. Oh. Kasi kung lima kayong pamilya, lima din yan. Mm. Ang kasama ninyo sa bahay. Apo. Ang gagawin mo lang, para sila ay natulong sa'yo sa kabuhayan, magaha, ikaw huwag ka magpapawala ng prutas sa lamisa. Ah. Chocolate. Kung may umiinom kayo ng soft drink, tagayan mo siya. Bigay mo, lagay mo doon sa lamisa. Okay. O, siya ang uunahin mo lagi. Mm. Ayaw yan ang tira. Mm. Okay. Sila ang uunahin mo. Kaya pag magluluto ka, huwag mo munang titimplahan ang asin. Hain mo doon. Mm. Eh, bigyan, kumain na kayo. Ito ang inyo. Wala yan asin. Mm. Ganon. Lalagyan mo ng tubig na inom din yan. Ah. Para hindi sila namimerwisyo. Mm. Chocolate, prutas, paborito nila yan. Mm. Lalo na pag nagluluto ka ng karne, huwag mong aasinan. Ah. Para sila ay tumutulong sa'yo sa kabuhayan. Ah. Ganyan lang. Kaya pag may nakakarating sa bahay ko, alam mo kahit sinong matataas pang manggagamot, mm, ang bahay mo sagradong sagrado. Mm. Sabi ko, hindi ako nagpapawala dito kasi may mga kasama ako dito, duwende. Duwende. Mm. Yung puno kong mangga dyan, may nakatira yan. Mm. Pero hindi na may merisyo, mababait sila. Mm. Pag nakikita nga ng mga manggagamot, nakikita nila, kuya, kuya, kuy. Mm. Tapos yung duwende nanay mo, naakyat dyan, muna sa lamisa. Mm. Yung duwende. Oh. Duwende mo kong nanay, uyan, muna sa lamisa. Sabing ganyan, mm, may nakakakita. Sabi ko, mababait dyan. Mm. Hindi ko yung ginugutom dito. Mm. Lagi ako, pag nauwi ako, may padala akong prutas. Lagayan doon sa lamisa, lagayan doon sa altar. Uh-huh. Ganyan ako. At magsisindi ako ng kandila sa lamisa, magsisindi ako ng kandila sa altar para ang tingin ng tao nagliliwanag ako ng gusto. Mm. Kaya sila nalapit. Mm. Magdadasal ka. Umaga, gabi, yun ang ginagawa ko. Mm. Papasalamatan ko ang lahat na biyayang itinadating ni Ama. Ang katahimikan, ang kapayapaan, kaligtasan, pinagkakalus sa akin. Kaya walang nagpasaway sa mga anak ko. Hmm, tama. Lahat yan, hinabiling ko lahat sa taas. Kaya wala akong mga anak na napahama. Hmm. Na dalawang anak kong babae. Mm-hmm. Yung isa nasa abroad, may ginabuhay. Yung isa nasa Sunnybrook. Mm-hmm. Mayaman, maraming branch yun ng salon. Hmm. O, yung tatay nitong mga bata ito, nandyan sa Metroland. Hmm. May ibuhay. Mm-hmm. Tapos kayo nandito? Tapos ako, pinatitigil ako. Sabi nila, sa bahay na lang daw ako. Sila na ang bahala sa akin. Sabi ko, anak, maninibago ako. Hindi ko kako ano yan. Nasanay na ako, binuhay ko kayo sa ganito. Dito ako, benching ko ako nung mabalo ako. Bakit napalaki ko sila ng maayos? Ikinabay ko na dyan sa taas. Kaya hindi ako pinabayaan. Ngayon ho, paano ho yung mga nawawala kong gamit? Hindi ko yan iintindi. Nakailan bili ako ng bahay? Hindi ho, yung gamit ba sa bahay, nawawala, pagkatapos maya-maya makikita ko. Kasi itinatago ng mga kasama mo sa bahay. Yun nga ho, iniisip ko eh, parang pinaglalaruan ako eh. Kasi sila, lalo na pag mga kutsara, ang nawawala. Anong medalyo niya, anak? St. Benedict, oo. Lalo na pag nawawala lahat ng gamit mo, tinatago nila yan. Yun. Kahit hanapin mo nang hanapin, kasi sila'y nagugutom. Ah! 300 yan ako. Nagugutom okay, sila. Okay, okay. Hindi mo naaalala silang alayang bigyan. Ah! Kasama natin sa buhay yan. May kamatayan din yan, mga malignong yan. Mm. May kamatayan din yan, kagaya natin. Mm. Kaya sila namimerwisyo. Mm. Dahil sila, hindi natin nakikita, pero tayo nakikita nila. Mm. Tama, oo. Oh. Ganun yun. Kaya nga ako nung araw, kaya pagka kinukuha ako ng mga engkanto, matatagpuan ako ng tatay ko nasa taas ng baliti. Mm. Sagun pa ako, nag-iiyak ang nanay ko. Mm. Eh, tatay ko galing daw sa hara na pag-uwi, wala daw ako. Uh-huh. Kaya pamula noong nagkakamalay ako, hindi ako hiniwalay ng tatay ko. Uh-huh. Lagi niya akong bala. Magigising ako palengke. Pababantayin lang sa akin yung kalakal. Kumbaga
didiskarga siya ng mga kargada, ang iyahatid. Mm. Oo. Pagbalik ng tatay ko, wala na yung kalakal, nabili na, nabenta na. Mm. Ako ang nakaupo. Mm. Pero totoo ho ba yung bigas na itim? Nakakain ho ba kayo noon? Ay, hindi ako kumain noon. Inaalok talaga yun ng mga engkanto. Uh-huh. Kasi yung asawa ko, kinuha ng engkanto. Uh-huh. Napakain. Uh-huh. Kaliliit pa ng mga anak ko, yung panganay ko. Isipin mo, panganay ko, 10 taon. Uh-huh. Yung nasa abroad. Uh-huh. Tapos yung sumunod, 7 taon. Uh-huh. Yung pangatlong nasa sanay pro, 5 taon. Uh-huh. Bago ang tatay nito, 3 taon lang. Uh-huh. Ang kambal ko 1 taon, October 4, uh-huh. 1 taon yung kambal. Uh-huh. Pag pizza dish na October, kinuha na yung lolo nila. Uh-huh. Sabi niya na maalam pa sa akin, sabi niya, ni, sinusundo na ako ng babae nandiyan sa likod ng CR. Uh-huh. Sabi niya, maliit na babae. Uh-huh. Sabi niya, sabi ko, wag ka sumama. Uh-huh. Maliliit pa mga anak mo. Paano kung palalakihin yan? Uh-huh. Sabi ko, kung iiwanan mo kami. Sabi niya, bayayamanin ka daw. Sabi, hindi ko kailangan ng kayamanan nila. Uh-huh. Sabi ko ganyan. Ang kailangan ko suporta ng ama, ng anak ko. Oo, tama. Hindi ayaw kumayo. Di pa kakasalan daw ako, sabi. Uh-huh. Nagsasabi sa akin. Mm. Siguro, ramdam din ang asawa ko na tuminok nga yun eh. Luko yun sa tundo. Oo, oo. Hari ng mga komando yun. Oo, oo. Hindi ko yung gusto, hindi ko yung kausap, pero parang niloko niya ako. Mm. Nababakuran ako ng mga piyanan ko, mga ipad ko. Dahil tumino yung anak nila, gawa ko. Oo. Wala naman akong ginagawa, kundi ano. Ay, Jaben! May tawag! Wala naman akong ginagawa kung ano man. Uh-huh. Basta nilalayasan ko pa nga dahil hindi ko namang gusto eh. Uh-huh. Dalawa na anak ko sa kanya, nilalayasan ko pa, susunduin ako ng mga biyanan ko. Mm. Sabi ng nanay ko, maswerte ka, mahal ka ng mga partido ng asawa mo. Mm. Hindi ka pinakakawalan, sabi ng ganyan. Kaya hanggang sa ngayon, kinukuha nila yung mga anak ko pag-ahati-ahati-ahan nila. Uh-huh. Dadali ko sa palis, sa Tulsoon. Ayaw ko. Hindi ko pinag-iwahiwala yung mga anak ko. Oo, oh, tama. Talagang nagpabrika ako nung araw. Sa Kaluukan, Balichis. Mm-hmm. Pabrika ako. Pagdadating ko sa bahay, kung sino yung kapitbahay may lalabahan, paplansahin. Kinukuha ko yun. Mm-hmm. Ang habol ko kasi, yung ibabayad sa akin, may panggatas yung kambal. Malakas magatas eh. Oo. Yung kambal, yung gusto ko. Ngayon, pinagtangka ang patayin yung lahat. Mm-hmm. Tapos magpapakamatay na ako. Ako nasa Nubalitsis kami nakatira. Sa Balumbato. Ngayon, tatangkain yung patay yung kung bakit nakita ko lahat ang mukha ng mga anak ko. Mukha ng tatay nila. Mm-hmm. O hililira sila, natutulog. Mm-hmm. Yung nangangabulat yung kapatid ko, kasama ko. Bakit ate? Bakit ang gagawin mo sa mga bata? Mami, napatay mo. Tinawag ang nanay ko. Kaya naiuwi ang mga anak ko sa probinsya. Mm-hmm. Na-depress na pala kayo noon? Oo, na-depress ako noon. Kasi malakas magatas yung kambal. Oo. Oh. Ay kaliliitan pa ng mga anak ko, nagpapabrika ako. Di sila-sila lang ang namumuhay. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Eh malapit ang Balintawak. Nilalakad lang ng anak kong lalaki, doon na mamalengke. Mm-hmm. Iwanan ko yung panganay ko ng panggasto. Mm-hmm. O ito, pambilin nyo ng ulam ng kapagkain. Mm-hmm. Iwanan ko, nasa pabrika ako, paspas ako ng trabaho niyan. Nagagamot na kayo nun? Hindi pa. Hindi pa ako nagagamot. Tapos nung mapalipat ako dito, di wala na mga anak ko kinuha ng nanay ko. Tinawag ako ng bayaw ko. Oo. Si Antonio Antonio Nuevo. Dahil lumipag kong si Bebe, ay umangat daw sa higaan ng ganyan angat. Oo. Ate, tulungan mo kami, sabi niya. Sabi ko, bakit? Si Bebe, hindi namin kaya. Apat kaming lalaki, dinadagana namin, hindi bumababa. Mm. Sabi. Lumutang pala siya. Lumutang. Oh, tumaas na ganyan sa higaan. Taas na ganyan. Oh. Sabi ko, bakit ano nangyari? Di tumatakbo na yung tricycle. Kumbaga nasa 3rd Avenue ako, 10th Avenue naman sila sa Kaluukan. Tumatakbo yung motor. Ngayon, sabi ko, ano nangyari yun? Sabi ko, habang tumatakbo yung tricycle, parang sinasanggahan na. Nasira yung tricycle. Di ginagawa ko, tatapikin ko ng tatlo, dadasalang ko. Mm-hmm. Dasalang ako. Mm-hmm. Natawag ako kay ama. Mm-hmm. Di tumakbo, gumana. Mm-hmm. Pagdating doon sa hagdanan, apak pa lang ako doon sa may pintuan, sumisigaw na yung hipag ko, sabi. Huwag yan patutuloyin. May dalang manika yan. Mm-hmm. Takot ako dyan. Mm-hmm. Sabing ganyan. Mm-hmm. Ano manika? Hindi ko yun alam. No. Ano manika?
kita. Wala naman ako akong dala, kundi yung nasa katawan ko lang na St. Benedict. Oo. Yun lang ang nasa akin. Sabi ko, pag-aktras ko, paghawak ko sa paa, napapasok ako sa'yo, pitawan mo ako, pitawan. Biglang lumapat na ganyan. Mm. Ay dadalim daw sa dilim ang katawan. Mm. Kaya hindi binibitawan ng tatlong na iwan. Okay. Dadalim sa dilim. Ay, papatayin nga yung ipag ko. Paghawak ko sa paa, lumapat ng higa. Aalis na ako, aalis. Hindi ko pinaalis. Hinawakan ko talaga dalawang paa. Hindi, huwag kang aalis. Sabi ko, sino ka? Bakit piniperwisyo mo itong ipag ko? Ay, gusto ako sa kanya, ayaw niya sa akin. O ngayon, ayaw pala sa'yo, bakit hindi ka humanap ng katapat mo? Bakit ito ang piniperwisyo mo, yung may asawa na? Sabi ko. Ito'y ibinayad mo, taga saan ka? Sabi ko sa kanya. Taga Masbate ako, sabi niya. Ano pangalan mo? Tinanong ko. Danilo. Danilo Sumalino. Sabi niya ganyan, ano? Walang hiya ka, sabi kong ganyan. Sabi ko, ang lakas ng loob mo, piperwisyuhin mo ito. Ayaw sa'yo, pinipilit mo, may pamilya na, may anak ng isa. Sabi kong ganyan sa kanya. Yun, binitawan niya. Pag hindi mo ka ako binitawan to, yung hawak ko, ipapakarga ko rito sa katawan. Hindi, aalis na ako, hindi ko na bubabalikan yan. Hindi na, sabi. Pamula noon, hindi na nga. Hindi na binalikan. Kaya pag natatagpuan ko, kagaya nung nagpunta ko sa palit, nakita ko yung ipag ko, natatandaan mo pa nung ginamot kita. Eh ngayon, nasa ano na siya, nasa pagdadasal na lagi, lagi siya may ginagampanan sa simbahan. Kaya hindi na magalaw. Eh yung ano po, yung halimbawang totoo po ba yung mga halimbawa bangkay na pinapalitan daw nila ng saha na saging? Ganon yun yung asawa ko. Oo. Kinuha ng mga engkanto. Yun eh, tingin lang ng tao katawan niya. Oh, yun na nga po yung pero yung katawan na ng saging yun. Oo. Siya ay buhay. Isipin mo nung manggamot itong anak sa ano, sa kabu, dyan sa tambo. Oo. Dahil nasa tambo yan eh. Oo. Sa nanay niya. Nanggamot siya doon. Ngayon, ang ginamot niya, yung bata, inaano, piniperwisyo ng engkanto. Yung engkanto palang namimerwisyo, ay anak nung asawa ko sa engkanto. Sabi daw ng lolo niya, nakita nito. Maswerte ako, nakita ko na ang lolo. Sabi, matangkad pala si lolo, maputi, guwapo. Sabi ko, guwapo talaga tatay niyo, ang lolo niyo. Mistisuhin, Chinese yun. Sabi ko sa kanya. Guwapo na, lola, guwapo ni lolo. Sinaway ako noon, anak ko yan, papatayin mo, sabi daw sa kanya. Papatayin mo yan, anak ko yan, apo kita. Sabi ko ganyan. Tapos huwag mong patayin yan, sabi daw ng lolo niya, kalulu, sa engkanto. Huwag mong patayin yan, anak ko yan. Sabi daw sa kanya, hindi, namimerwisyo ito. Piniperwisyo niya yung bata. Tatapusin ko to. Apo lang kita, kung nabubuhay kita, sabi nga niya, pipilipitin kong liig mo. Sabi niya, yung pasaway mo sa lola mo. Kasi anong araw sa akin. Pasaway mo sa lola mo, pipilipitin kong liig mo. Wala ka pa sa kalukuhan ko, sabi daw ng lolo niya. Eto ito, palit buhay niya. Anak ko, sabi daw, may binigay sa kanya. Opo, opo. Ibigay mo ikaya sa lola mo, ha? Kaya, pagdating ko doon sa tambo, sa kanya, nagpunta ako doon, may inabot sa akin, batong kulay green at saka cross na kahoy na naging batong. Galing daw yun doon sa lolo niya. Yun ho yung palit buhay. Oo, palit buhay. Ibigay mo ikaya sa lola mo, ha? Yun daw, sabi sa kanya. Sabi ko kasi yun, tigat, nagpakita sa'yo, lolo. Yun hong sinasabi nyo kanina na batang may third eye na nakakita sa inyo. Taga, ano yun, Sunnybrook. Uh-huh. Nakita ako. Uh-huh. Nung nakaupo ako dyan, natapos akong manggamot. Pagtayo ko, nakita ng bata, 8 taon. Nakita ng bata, bumulong sa ina, mama, mama, si Lula, ang laki ng pakpak o bumuka. Sabi niya. Di sinabi sa akin ng ina, nanay, bumuka daw ang pakpak mo. Sabi ko, hindi nyo ba alam, may anak akong anghel, sabi ko. Kasi nung ipinanganak ko yun, itong babae, pinagbihi ko yun sa biyerin. Lagi ako nasa loob ng simbahan.
tinititigan kung maigi ang Biyernes. Mm. Lahat ng hinihingi ko sa kanya, ipinagkalob niya sa akin. Hanggang sa nanganak ako, yung mukha ng Biyernes yun. May corona din siya. Kaya nung nakita nung matanda sa akin, sabi sa akin, hindi tatagal sa'yo yan, anak. Sa itaas yan. Wala pa nga isang buwang, kinuha na nga. Kaya sabi ko, ako may anak na akin. Nasa itaas. Ano, anak, sino kausap mo? Ano, customer na papa. Ang nag-order? Hindi. Papagamot? Oo. No. Papuntahin mo rito. Pala, sa ano... Ay, sana sa inabi mo kahit sa online. Yan, so... Pakita sa akin ang picture. Yun nga nasa abroad eh, nagamot ko eh. Tata dito ng bukol. Sabi ko, itaas mo yung kilikili mo. Tinaas niya, puno-puno dito ng bukol. Hinipang ko lang sa cellphone. Binugahan ko taga ibang bansa. Nag-message siya. Sabi niya, nanay, nawala na yung mga bukol ko. Sabi niya, haba napilitan yun umuwi, pumunta sa bahay, hinanap talaga ako. Nagpasalamat lang. So, pwede pala kayong manggamot through online. Oo. Okay. So, paano ho kayo makokontak? Ay, pagkaano, itatawagin lang doon sa number ko. Ay, sa anong number nyo? Kausapin niya ako. Yung dati kong number. Yung 09616 490-528. Ayan. Okay. So, kausapin nyo lang si ano, ah, si Nanay Dolores. Doon tapos punta. Pwede na po pala siyang manggamot sa through video call. Video call. Ayan. So, doon pa rin po kayo nakatira. Doon pa rin sa dati, sa likod ng Clinic Punsalan, Purok Dos, ng San Agustin. Mm-hmm. So, ayun po ha. Ano po ang huling mensahe ninyo sa ating mga manonood? Nagpapasalamat ako at nakita ninyo ako. Kayo'y lagi lang magdadasal, mananalangin para hindi kayo pinapasok ng mga masasamang elemento, masasamang espiritu. Lagi kayong mananalangin kay Ama. Yun ang importante. Yun ang gawain ng buong pamilya ko. Kaya walang napamak sa mga anak ko. Okay. So, maraming salamat po.